Dakilang Diyos, sa umagang ito sa aming pagpapatuloy, amin pong hinihiling ang banal na Espiritu, ang siya pong aming makasama. Ito pa aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Sa pagpapatuloy po ng ating serbisyo ngayong umagang ito, mga kapatid, ay ako po'y nagagalak na maging bahagi ng pagpapakilala sa dalawang lalaki na gagamitin ng Panginoon ngayon pong pagpapatuloy natin. Ang una pong ating lecturer ay si... Siya po ay dati naging pastor sa Northern Mindanao Conference. At siya rin po ay naging associate dean ng Ayas Theological Seminary. At sa kasalukuyan, siya po ang director of the L.G. White State Philippines Branch. Si Dr. Ruel Almosera. Ang atin po namang second speaker, akin na pong isusunod-sunod para dire-diretso tayo mamaya. Ang atin pong second lecturer, siya po naman yung assistant to the director ng L.G. White State sa Ayas, sa ano po rin to, Philippines Branch. Si Pastor Brian Tolentino. Sila po ay parehas na ordained minister. Pero bago po sila tumayo, silang dalawa, sila po ay tatayo ng hindi naman talagang magkasunod. Dahil bago po tumayo si Pastor Almosera, ay aawit po si Sister May, ano yun? Sister Angeles. At saka po, bago tumayo si Pastor Brian Tolentino, ay muling aawit po si Sister Mary May Angeles. Kaya atin pong ihanda ang atin pong sarili. Dahil ang topic po na kanilang i-discuss, ito po yung kasunod na diniscuss kanina ni Director Palaya. Kaya kanina po yung pinaka-take-off, pinaka-introduction, at ngayon po yung talagang main course, itong dalawa na to. Kaya atin po itong pakinggan, atin po ipanalangin na tayo po ay huwag abalahin ng masamang espiritu sa atin pong pakikinig ngayong umaga. Ang aking pong aawitin ay may pinamagatang huling ulan na matatagpuan po dito sa CD ko po na Buhay na Pag-asa nung ako po ay dalaga pa. Ako po ay tinulungan ng Panginoon na isulat ang mga awit na ito. Actually, yung huling ulan, naisulat ko po yun noong ang aking lola po ay nagsesermon noong Vesper. Sabi ko, bakit ba lagi na lang sinesermon yung huling ulan na yan? Ano ba yan? Lagi na lang huling ulan, hanggang ngayon, wala pa naman yung huling ulan. So habang pong nagsasalita ang aking lola, sabi ko sa aking pinsan, pahingin papel, tsaka ballpen pahiram. Tapos po habang siya ay nagsasalita, ako ay nagsusulat. Hindi po ako writer, hindi rin ako composer. So, hindi ko alam bakit po ako nagsusulat. Paano ko naisulat ang awit na huling ulan? Pero meron po akong tanong, bakit po ba ito tinawag na huling ulan? Ibig sabihin po ba meron po bang unang ulan? Meron. Ano po yung unang ulan? Sabi po dito sa Christ Object Lessons ni Ellen G. White, "These sins are to be repeated, and with greater power, the outpouring of the Holy Spirit on the day of Pentecost was the former rain. But the latter rain will be more abundant. The Spirit awaits our demand and reception. Christ is again to be revealed in His fullness by the Holy Spirit's power." Hindi po natin matatanggap ang latter rain kung hindi po tayo nakatanggap ng former rain. So ngayon po, dapat nararamdaman nyo na po ang banal na Espiritu. At nararanasan nyo na mabuhay kasama ang banal na Espiritu. Para po sa pagdating ng latter rain, sama-sama po tayong tatanggap. Purihin po natin ang Panginoon. Parang walang halaga lahat.
at ginagawa para sa buhay sa mundo. Di nakikita ang tunay na kaligayahan. Nasa isip at puso ay puro lamang gulo. Sa kanilang trabaho ay abala ang mga tao. Di na mamalaya na ang oras ay nasasayang. Tunay na maraming kaluluwang naglalaho na dapat ay madala sa paanan ng Diyos lamang. Hinihintay natin ang huling ulan. Ang ulan na pinangako ay kapangyarihan at dinadalangin sa kanyang ngalan. At ang banal na Espiritu ang siya sa atin
baguhin, sapagkat malapit na siya'y darating muli. Hintay lang, walang hanggan, siya'y atin na makakapiling. Malapit na po natin makapiling ang Diyos. Happy Sabbath, mga kapatid! Natutuwa tayo ngayon na we have this opportunity. Paano na ba ito? Na magpulong and we will be studying Ellen White at saka yung Spirit of Prophecy. Kanina, ang presentation ni Director Palaya about the person of Ellen White. Ngayon, we will be looking at her works and writings. And specifically, ano yung ating attitude? And siguro, mga suggestions, parang sasabihin nating skills kung paano natin babasahin yung writings of Ellen White. Pasensya na kayo mga kapatid, yung ating gagamitin siguro tagless, no? Filipino, Tagalog, or English kasi matagal-tagal na kami dito pero hindi pa rin talaga straight ba sa Tagalog. So, pasensya na sana. Kung talagang magkalisod na, Bisaya na lang. Kasi alam ko dito sa Metro Manila area, lalo na sa suburbs, daming mga nagsasalita ng language of heaven. So, yun na lang muna, okay? Alam ko si Sir Palaya, galing din ito sa North. Minsan nagtatanong din siya. Marami kaming, at least nagtitim kami dito sa mga lectures na ito. Pastor, babalik na naman siguro tayo sa Saba? Oo, ngayon, November, ano? Okay. So, ating presentation ngayon, yun, ang ating purpose, yun ang ating assignment. Let us discuss this, kung ano yung ating, paano natin i-read yung Ellen White's writings. But firstly, anong gagawin natin? Pupunta muna tayo yung tinatawag nilang models of revelation and inspiration. Kasi para sa akin, importante masyado yan eh. Yung ating doctrine ba on revelation and inspiration. Mga technical masyado minsan yung tinatawag nilang ano ba yung plenary inspiration at saka yung tinatawag nilang mechanical inspiration. Doon ako sa Papua. Ngayong hapon, may ano tayo, no? May question and answer period. May nagtanong, sino ba talaga ang susundin natin? A matter of authority. Sino yung authority? Ang Bible or Ellen White? Sabi niya, oh, Bible. Okay. Bible talaga. Pero sabi niya, kasi si Mrs. White parang nag-discourage ba sa atin na kakain ng fish doon sa Papua, no? Papua province, doon sa yung Indonesian side, yung tinatawag nilang Irian Jaya. Grabe ang talagang fish. Hindi ako nakakita ng isang place na lahat mayamaya na lang. At saka lapu-lapo. Yun ang pinapapakain sa iyo. Grabe. Talaga. So, sabi, yan ang problema din kasi nila. Sabi nila, pero si Jesus kasi kumain naman talaga ng fish eh. Bakit si Ellen White sabi, parang hindi? Sabi ng isa, may tumayo. Sabi niya, pasensyahin na lang muna natin si Jesus.
kasi hindi pa nakabasa yun ng Ellen White's writings eh. So it's a matter of authority. Sino ba yung authority? Sino ba yung... At saka, minsan, yan ang isitol muna natin. Kasi baka we will have some problems because of a question of authority. So tingnan natin yung revelation inspiration. Okay? Mechanical inspiration. Problema natin dito, historically, doon sa 1911 edition sa Great Controversy. Kasi yung Great Controversy ay na-revise ni Ellen White, hindi ba 1884, may 1888 version, then may 1911 version. Sabi nila, ma-revise ba yung pala ang sabi ng Panginoon? Bakit i-revise yung Great Controversy? Kung yun talaga ang sabi ng Panginoon, ma-revise ba natin yan? Hmm? So doon nagka-problema sila. So, they assume that God dictates every single word. Kung nasabi yan ng Panginoon, God said it and I believe it and that's enough for me. Pero minsan, yung tinatawag, but God, did God make a mistake the first time around sa 1884 or 1888 version? Did Ellen White presumptuously assume more insights than God himself? Yan ang kanilang mga questions doon. George Butler, siya ang isa sa mga president natin doon, no? Who at some time point was General Conference President, wrote 10 articles on inspiration. So, ito ang reaction ng church. So, kung ano talaga yung view natin ng inspiration. At saka hanggang ngayon, maski hanggang ngayon, this is also still an issue. In order to tackle these issues, let us first look at how the Bible was written. Yung biblical inspiration. Para sa akin, key talaga ito. Kaya nga, sa ating Bible studies, sa series ng ating Bible studies, nagbigay tayo ng personal Bible studies, nagsimula talaga tayo doon sa doctrine of inspiration. Kasi tingnan natin yung authority of the Bible. Kasi sa ating biblical, sa ating Bible study, magkuko tayo sa Bible eh. Di ba? Kung hindi natin na-establish yung authority of the Bible, then wala tayo. Wala tayong arguments. So, ganun din when we look at Ellen White's writings. How was the Bible written? Okay, may mga dalawang model of inspiration. First is yung tinatawag nilang revelation model. Yung direct ba talaga, yung vision. Kasi nakita ko ito, nasabi ng Panginoon sa akin directly. That is how God communicate. For prophecy never came by the will of man, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. Yan. So, moved by the Spirit. Pero saan, anong paraan? Another important verse, 2 Timothy 3:16. By the way, may magsabi din sa akin kung malapit na, no? 9:30 sa akin. So siguro nagmamadali tayo ng konti dito. Alam ko ito ang nabigay ng mga material sa inyo, hindi ba? Nandyan ba sa inyo? Ha? Wala pa? Ibibigay pa. Siguro nasa USB. So i-review na lang natin. I-review na lang natin later. So we will be going this through very quickly. So ano itong important verse? 2 Timothy 3:16. Talagang kung nagbibigay tayo ng Bible study on the scripture, yan talaga ang key, no? All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction of righteousness. There are two steps. The Holy Spirit communicated the messages of God to human beings. So, lahat nito. Kaya nga siguro, maganda sana kung nag-pray muna tayo that we are really handling very delicate materials. Hindi gaya itong mga encyclopedia na ito. Hindi gaya ng mga Webster Dictionary. Ito, maski Ellen White's writings, very delicate materials yan. Galing sa Panginoon yan. No? Second, they wrote messages down. So, this is called inspiration. No? Given by inspiration. Ano ba yung inspiration? Ang word diyan is God breath, no? Yung mga estudyante natin sa theology, God breath. Yun bang sa Tagalog, sa Binisaya pa, gihoypan sa Ginoo,
Pero ang Paul, ang ano diyan, discussion namin, superintendence, under the superintendence of God. Okay? So God breath, yan ang all scripture is given inspiration of God. So yan ang ano natin, yung tinatawag nilang direct revelation model. But there is another model sa inspiration. I will ask you, okay ba yung the Gospel of Luke? Inspired ba yan? Yung sa Bible ba? The Book of Luke, inspired ba? Pero si Luke hindi naman nakasama kay Jesus ah. Hindi naman siya nakakita ng vision. Bakit inspired ba yan? Is it authoritative? Because this is what we call the Lucan model. The Lucan model of inspiration is basically what they also call the research model. That means Luke was not there. Pero sabi kasi ni Luke, hindi ba? Theophilo, nagsulat siya ng account ng isang siguro evangelist kasi ito si Luke eh. At saka yung ina-evangelize niya, sino yung isang malaking, siguro very prominent person, si Theophilos. Sabi niya, Theophilos, I will also tell you about this Jesus. So, pero si Luke ay hindi naman kasama doon sa original disciples. So, nag-ano siya? Nag-research, quantitative research, qualitative research. Qualitative, no? Hindi quantitative. Kasi sabi niya, i-ano ko nga, kausapin ko nga si Mary Magdalene, nandito pa naman talaga si Mary Magdalene, buhay pa naman ngayon eh. Ano ba talagang nangyari doon, Mary Magdalene? And then, ni-record niya yon. But it was under the superintendence of the Holy Spirit. So he was doing what we call the research model. Minsan kasi, ang problema natin sa on interpreting, reading Ellen White's writings because of our concept of inspiration. We expect na talagang sabi nila, parang nagkopya ito si Mrs. White. Bakit nandito? Oh? Nandito ito sa historical facts ito na lagay sa isang book. Kinopya! But we know that there is also a research model. Inspired. Para bang sasabihin ng Panginoon, ng Holy Spirit, itong material na yan, yan, makakuha ka ng facts dyan under the guidance of the Holy Spirit. That is what we call the research model, the Lucan model. Marami. So many have undertaken to draw up an account of things that have been fulfilled among us, just as they were handed down to us by those who were first eyewitnesses and servants of the word. Sino yung mga resource ng mga research ni Luke? Eyewitnesses at saka servants of the word. Yun bang mga ministers? So na-interview niya yon. Ano ba talagang nangyari dito sa Sermon on the Mount? Ano ba talagang sinasabi ni Jesus? Okay, therefore, since I myself have carefully investigated, yung the word investigated, yan ang research, di ba? Ang research kasi is investigation eh. Okay. So this is quite new. At least for me, when I read this verse, I said, may research din pala. So you can be inspired by the word by the Lord to do research. Even if you were not there, if you did not observe it personally, okay? This book is in the Bible, so look and model. So how was the Bible written? Okay, the Bible points to God as its author, yet it was written by human hands. And in the varied style of its different books, it presents the characteristics of the several writers, the truths revealed as they are given inspiration by God. No? So, iba-iba. And I'm very thankful na minsan ay iba-iba ang style sa pag-sulat ng Bible sa atin. Minsan dyan sa ayas, minsan may problema kami. Sabi, ano ba talaga ang style ng research? Ito lang ba talaga ang format? Ang sabi ng aming VP President, maganda yung talagang maraming-raming format. Maraming ano kasi, you'll be able to makita mo yung lahat na angles ba. May quantitative research, may qualitative research, may phenomenological. Basta ano lang yung methodology mo. No? So, I am very thankful na marami ang nakakita dito sa gospel and then, kaya nga, may four gospels tayo minsan. Sabi natin, bakit is iba ang sinabi ni Luke dito? Iba ang sabi ni Matthew dito? Kasi, iba-iba ang kanilang
pananaw, yung tinatawag nilang nakita nila with their own glasses. No? Mag-illustrate tayo. Kung nakakita kayo ng aksidente dyan, tatlo kayo or lima kayo, pag-relate nyo ay hindi talaga pareho ang sinasabi nyo. Hindi ba? Bakit? Because you saw the phenomena, the same phenomena, but in different glasses. But I like that. I think the Lord gives that to us. Okay? So magmadali na lang muna tayo. Okay? Written. God generally communicated through thoughts rather than words. Importante ito. So God communicates thoughts, yung tinatawag nating thought inspiration instead of mechanical na word for word. Maganda nga yung ganyan kasi you have to think. Minsan, yung dictation lang, no, wala nang dumadaan sa utak ng tao. Para ka na lang, secretary ba? Yung secretary, yung thought inspiration, parang litan. For example, may secretary ako, susulatan mo nga si ganito at saka ito ang sasabihin mo. And then, tama na yun, di ba? Ang secretary na ang magpili ng exact words. Sabi, dear friend. Okay. Ito daw. So, kanino ang thought? Doon sa boss. Ang secretary ang naglagay ng kanyang exact. And this is the inspiration of the Bible. Generally, it's the thought. No? Hindi yung mechanical na inspiration. And importante yan. Kasi minsan, may week of prayer doon sa amin. Lately, ang it was on the deliberation of the book of Daniel. Ang ganda na nga eh. Maganda. Pero minsan, ang message na iba na. The book of Daniel, hindi ba si Nebuchadnezzar ay kamali siya, ay na proud masyado siya? And then, anong ginawa ng Panginoon sa kayo, Nebuchadnezzar? Naging parang hayop. At saka nagkain na lang ng damo. Pagkatapos ng 7 years, bumalik na siya. Ano ba yung conclusion sa nagsabi? Tikita mo, basta vegetarian ka, magbalik ka na sa ano mo. Instead na ang Panginoon, basta na ang ano na, it was God who was dictating all the temple. Sabi, maganda din yan. Ha? Sabi, okay, Daniel, bakit si Daniel ay hindi kinakain ng lion? Vegetarian kasi. Ang lion kasi hindi kumakain ng vegetarian. Pang! Nalayo na masyado doon sa talagang original message sana na, no? And so, it's sometimes, tingnan na lang, okay. So, how was the Bible written? Okay, as presented through different individuals, the truth is brought out in its varied aspects. One writer more strongly impressed with one phase of the subject, he grasps those points that harmonize with his experience or with the power of perception and appreciation. Another seizes upon different places. So maganda nga, marami. Mas magandang marami ang makita natin and then we will be able to get the whole picture. Kayong mga nandyan sa academic research, sabi, bakit itong topic na ito ay na-discuss naman eh. Pero maganda yung makita sa ibang perspective so that we will be able to see. Okay? And it's under the guidance of the Holy Spirit presents what is most forcibly impressed upon his own mind and different aspect of the truth in each. But a perfect harmony through all and the truths that thus revealed unite into the form perfect whole. So, that is why isa sa mga very important principle on biblical interpretation, maski nga Ellen White, is unity of the Bible. That means, makita natin lahat, no? Yun bang here a little, there a little, there a little, and then you'll be able to gather. Yun ang sa research, hindi ba? Kukuha tayo dito ang sinabi ng ganito, kukuha tayo ng sabi ganito, and then we will synthesize it. So, but then, we have the assumption that the Bible doesn't contradict itself. It is united. Minsan, lalo na siguro we don't have so much time this afternoon yung how to interpret Ellen White's writings. Parang nakita natin, nag-contradict naman si Ellen White dito. Nag-contradict naman dito. Pero kung you look at a whole, she never contradicts herself. Diba? So, unity of the Bible, it's very important. So, ganito yat ang ating pagtingin sa inspiration. God, Bible writers,
and also speaks through Ellen White. And then, the Bible writers produce the Bible and then her writings. Ngayon, ano naman ang isang question dyan is, what would be the relationship of the Bible and that of Ellen White? And the question of authority. So, may mga question. Ang inspiration na nangyari sa kay Ellen White, is it the same with the biblical writers? Is the degree of inspiration different? Huh? So ano ba nga, kasi that would have an implication on how we look at Ellen White's writings and the Bible. Okay? And then she herself explained that. Kung ano yung mga authority between the Bible and writing. So, siguro hindi ko muna ibigay. But we believe that the same degree of inspiration, but maybe different functions. Okay? Iba-iba ang function. Herself, nagsasabi siya niyan. Okay? So, how do you wonder? Are there, minsan tingnan natin, say, infallibility. No? Itong masyadong malaking discussion minsan sa ating mga kapatid. Marami tayong mga seminary diyan sa Manila. Pero lalo na yung Asia Graduate School of AGST, School of Theology. Yung grupo nila ng mga tinatawag nating mga fundamental na mga Christians, mga fundamentalist Christians or mga mainstream Protestants, they will not accept. They will not accept mga scholars galing sa Adventist. Sabi nila, bakit? Because of the question of infallibility. Infallible ba talaga ang Bible? Para bang mechanical ang kanilang pagtingin sa inspiration. So sabi nila, the Bible doesn't really contain errors. Talagang, pero tayo, because we believe that thought inspiration, maybe there will be facts even in the Bible na may not be. So may mga errors pa yung Bible, may mga questions. Okay, especially because God is fallible, used fallible human beings that wrote the Bible. So, pwede bang sasabihin natin, can we trust the Bible? Kasi yung mga human beings na nagsulat dito, na ginamit niya as instrument, ay fallible naman yan. No? Magkakamali din yan. Tingnan nga natin, so in regard to infallibility, man is fallible, but God's word is infallible. Ellen White, sabi niya, in regard to infallibility, I never claim it. God alone is infallible. So even Ellen White was looking at that. So, are there errors in the Bible? Okay, Numbers 22:12. But the Lord said to Moses and Aaron, because you did not trust in me enough to honor me as holy in the sight of the Israelites, you will not bring this community into the land. So nagkamali ba si Moses? Nagkamali. By the way, minsan, related question, huh? Yung we are really so much onto the authority of yung itinatawag nilang quantitative research. Ang problema kasi ni Aaron ay si Moses nandoon na sa Sinai, hindi na bumalik. Sabi ni Aaron, ano bang kayang gagawin natin? Nagawa siya ng research question, ang question niya, ano bang gagawin natin? Si Moses parang hindi na babalik dito. So naggawa siya ng research, quantitative research. And then anong sabi ng mga tao? Gagawa na lang tayo ng golden calf, no? Balik tayo sa Egypt. Minsan ang problema sa quantitative research, kung ano yung sinasabi ng authority, anong majority, yun na ang authority, yun na ang truth. But was it the truth? No. Because they forgot God himself. So kasi ang Panginoon ang kaniyang yung tinatawag nating reference point. Yung northern point. Gaya ng, sabi ko minsan sa ating mga estudyante, kung mag-rely tayo muna all the time sa quantitative research na baka magkamali tayo. Say, pupunta tayo sa Amerika ngayon at saka ibang states sa Amerika. Magtanong tayo, is same-sex marriage okay? Of course, sabihin doon siguro almost 100%. Okay! Pero okay ba sa Panginoon? Oh. So, sino yung authority? It's not the majority. Sometimes we say, the voice of the people is the voice of God. No. And, ayan, minsan magkakamali tayo dyan. But then we say, we'll go back to God. Okay? Despite his firm decided course, he followed wrong course. Nandyan din sa isang example natin si
si Paul, no? Diba? Si Paul, ano yung nagsabi sa Acts 18 verse 18? Sabi ni Agabus, huwag kang pupunta sa Jerusalem, papatayin ka doon. That is the only time that Paul decided against the Holy Spirit. Kasi sabi ng mga propeta doon sa Caesarea, huwag kang pupunta sa Jerusalem kasi kung pupunta, sabi ng Spirit na hindi ka pupunta doon. Pero anong ginawa ni St. Paul? Pumunta talaga siya doon sa Jerusalem. Doon siya na dakip, no? And he was imprisoned. So it was not. So may pagkatigas din ng pala ng ulo ni St. Paul, ha? Maski ang Holy Spirit sabi niya, huwag ka na magpunta doon. So nagkakamali din siya. Moses, okay, was there. He was not authorized to concede as much as si Moses yan. When copies of it were a few, learned men had in some instances changed the words, thinking that they were making it more plain. So yun din ang nangyari sa the Bible. Ito daw, ang isang example. Ilang minutes na lang ba tayo? Isang example na sabi nila, nagkamali doon sa Bible. Ito, he made the sea cast of metal, circular in shape, measuring the 10 cubits from rim to rim, 5 cubits high. It took a line of 30 cubits to measure around it. So, ano bang pagkuha ng, ano ba yan? Circumference or cubit, no? Pi, ano nga formula dyan? Sino bang mathematicians dito? Pi, ang formula pi? 3. Ano nyo nga yan? Measuring 10 cubits rim and 5 cubits high. Ano bang resulta? Sabi dito sa Bible, 30. Pero napakwinta ko ito sa aking anak kanina, using that pi formula, it should have been 31. So sabi niya, nagkamali talaga ang Bible, oh, dito. Pero malapit naman yung masyado sa 30 at saka 31, hindi ba? Yung mga teachers natin dyan sa mathematics. Okay, so sabi, yan, isa sa mga... But the Bible is yung thought. Hindi naman yan nakasira sa pag-understanding mo sa salvation. Okay, so the conference, diameter times pi, and then the diameter, sa circumference, no? So nakuha natin yan. Okay. So 31 sana. Bakit 30 lang sabi sa Bible? Sabi nila. So some look at Gribble and say, do you think that there might have been some mistake in the copyist of in the translators? Maski even kan Ellen White. Minsan nga ang hindi naman masyado dito sa atin sa Pilipinas ito, sa Asians, pero sabi nila, paano ba ma-authentic yung kay Ellen White, authoritative, na may mga secretary naman siya, no? And in the midst that narrow that will hesitate to stumble over the possibility of probability, I would just be ready to stumble over the mysteries of inspired word of God. Okay. So, minsan say, may mga reasons tayo to doubt, because of reasons for doubting. Ano yung mga reasons for doubting? Still, many people have doubts about the Bible. Maybe because things seems too hard to understand. Maybe because things have found errors. Interestingly, for Ellen White, ganito din ang ating attitude minsan. No, para bang ang reasoning natin is above everything. May isang illustration dito sa isang evangelist. He was saying that God created everything in His time, of course. Sabi niya, ang Panginoon, kung siya ang Panginoon naggawa ng ganito, He is a, hindi na lang natin gamitin yung word na bubo. Pero para bang nagsabi, bubo? Bakit? Kasi yung vine ba? Yung kalabasa? Ha? Ano ba yung sa Tagalog? Kalabasa din yun, no? Maliit masyado yung kanyang vine. Ang laki masyado ng bunga. Tingnan mo yung oak tree. Ang laki na masyado ang trunk, pero ang liit ng bunga. Ano ba yung proportion dyan? Oh? Hindi natin maintindihan. So one time, nandoon siya sa oak tree kasi mainit at saka nakatulog. Nahulog ang bunga ng oak tree na tama sa kanyang nose. Sabi niya, God is good.
Kasi kung ang laki ng bunga ng oak tree ay gaya pa sa kalabasa, wala na yung aking ano ngayon. Kasi minsan ay naging tayo ba ang tinitingnan ang ating reasoning, ang standards. Sometimes maybe things hard to understand, pero in God's time, in His time, everything makes beautiful in God's time. And at the end, no? Maintindihan natin, bakit nag-pray ako ng Panginoon ganito? Please give me. Hindi binigay ng Panginoon. And later on, na-understand natin, kaya pala. Because God has even better plans for us. Okay. So, mysteries of the Bible. The greatness of its theme should inspire faith as the Word of God. Okay, the greatness of the themes should inspire faith in the Word of God. Should inspire, in almost every case where persons become unsettled in regard to the inspiration of the Word of God, it is on the account of their unsanctified lives, which that condemns that they will receive its reproofs and threatening because this affects upon their wrong course. Yan talaga, minsan ay sabi natin, hindi yan totoo kasi, bakit? Naka-apa kasi sa atin eh. Yan. Okay? So, let's summarize. Very briefly sa biblical thoughts of inspiration. Only thoughts are communicated. The Bible is written in human words. The Bible is inspired in its entirety. It may be that there are few minor factual errors. And you will be able to see that also in Ellen White. But all this applies to the Bible and also to Ellen White. Kung yung tingnan natin. So we approach this, ito ang general principles when we approach the Bible. And also this should be our principles when we look at Ellen White's writings. So ngayon, sa sinasabi natin, if Ellen White just as inspired as the Bible, how can we subscribe the principle of sola scriptura? Hindi ba? Tayo, the Bible and the Bible alone is the standard of faith and practice. Minsan, ang mga kaibigan nating mga protestante, yan ang problema daw nila sa Seventh-day Adventist. Kasi, sabi nila, kayo mga Seventh-day Adventist, cult kayo. Bakit? Ang doctrine nyo kasi is the Bible plus Ellen White. Yun ang kanilang perception. Pero ano ba talaga? 15 minutes more. Sorry. Okay. So, ano ba talaga ang ating concept sa Bible? On this, the Bible alone is the standard of faith and practice. You know, may isang, marami sana tayong illustration lang. Doon kami sa isang forum ng mga theologians dito sa Philippines na may Philippine Theological Association kasi sila, PTS. And then, nagtawag ng forum, ng paper, dyan sa market, yung bang leadership center dyan sa Fort Bonifacio ng Day by Day Ministries. So, nag-present kami ng paper, na-accept ito yung aking paper. By the way, kung pupunta kayo sa PCBS, may isang libro dyan na tinatawag nilang Doing Theology in Philippine Context. Isang chapter dyan ay yung na-present ko doon, no? And then na-publish nila. So, ang discussion is yung Philippine spirit world beliefs. Yan bang mga aswang? Naniwala pa ba kayo ng aswang? At saka yung mga... So, maski Adventist kayo, naniwala pa kayo ng aswang na may... Kasi yun ang aking dissertation. So, pagkatapos ng presentation, may mga question and answer naman sa nag-present. Marami doon, nagtanong. Adventist, kayo... kayo mga cult. Kasi kaya nga hindi namin kayo katanggap. Because you believe that the Bible and yung doctrines nyo is based on the Bible and Ellen White. Sabi ko hindi naman eh. Kami naniwala in the Bible and the Bible alone is the standard of faith and practice. Sabi nila, dalawa palang klaseng Adventist. May evangelical at saka may yung ano. Kasi evangelical yan eh. Oh? At saka yung talagang tinatawag nila, ano bang klaseng Adventist? Sabi ko, isang Adventist lang. We believe in the Bible and the Bible alone is the standard of faith and practice. So, ano na pala yung Ellen White? Yan, tanong din nila. Ano rin, pero
hindi ko matagal yung discussion, no? Pero may isang theologian galing sa India. Sabi niya, kayong mga Adventist, you should be very thankful kasi may gift of prophecy kayo. Amen? Amen. Hindi yun Adventist. Hindi Adventist. Theologian galing sa India. Sabi niya, the best book that I have read on the life of Christ is written by your prophet, The Desire of Ages. Ay, sila proud sa mga writings of Ellen White. Tayo ay parang hindi, no? Oh, minsan. That is why we have to be very thankful na we have a gift of prophecy. Kasi ano bang relation ng gift of prophecy with toward the Bible? Siguro wala na tayo masyadong time. Kasi ang ating may nag-usapan yung relationship of the Bible and Ellen White. Sabi ng isang aking professor dyan sa Ayas noon, yung the Bible ba, para ba ka bang nanood ng palabas sa TV, pero black and white? Pero kung natingnan mo yung Bible, yung mga events sa Bible, through the gift of prophecy, para pang nakita mo sa colored TV. Maraming details na hindi mo masyadong nakita doon. Isang example, sino ba ang nakuha ng yung tree? Yun bang fruit doon sa Eden? Ha? Anong sabi? Si Eve. Pero sabi ni Mrs. White, hindi si Eve talaga. Si Satan muna ang nagkuha doon sa fruit at saka binigay doon kay Eve. Tinanggap naman niya. Kaya nga sabi ng iba, dinagdagan ni Ellen White ang Bible. Pero posible ba yun? It's possible. Kasi Eve took the fruit. Yun lang naman ang sabi ng Bible eh. Took the fruit. Pero kay Ellen, ha? Nakita niyo ba yung dyan sa Bible? Genesis 3 yata, no? Okay. Took the fruit. Hindi naman siya talaga ang pluck the fruit. Hindi naman siya ang nag... Sa Bisaya pa, siya ang nagpo-po. Hindi naman po-po. Hindi ba po-po? Sorry. Po-po kasi sa Bisaya yan eh. Ha? Nagpitas, nagpitas. Iba pa. Hindi naman pitas, no? He took. Took. So it's possible. But then in this case, if it was really the bitin, it was really the ahas, and then bigay to, it was still very possible, but that was Ellen White. Tingnan nyo nga doon. No? And so it becomes even more detailed. It's become more colorful. Okay? Ang Reformation kasi, ano ba kasing doctrine of sola scriptura? The Bible and the Bible alone is the standard of faith and practice. Adventists believe that Ellen White is also inspired. But does that mean then na if Ellen White is inspired, hindi na yan kasali doon sa sola scriptura principle? We still believe on sola scriptura principle. Bakit? Itong story ng this was told by Joseph Bates. Okay? Imagine container ship traveling New York to Hamburg before GPS was invented. The captain uses navigation book to cross the wide ocean. Ginamit ito na illustration ni Joseph Bates eh, kasi captain si Joseph Bates. Pagdating kasi ng kapitan doon sa malapit sa Manila Bay, ano nang gagawin dyan? May mga pilot. May mga pilot na sasalubong niyan. At saka na yung mga harbor pilot, sila na ang mag-guide para makadaong yung barko. The Bible is basically the same. Na ganyan. Pero ang spirit of prophecy, parang yun ang parang harbor pilot. Okay? Because of its shallow waters that begins. I have the captain can say, I have the navigation book. I don't need you. Or the navigation or the captain can say, I have the navigation book. Calls for your guidance. You are very welcome board my ship. If the captain really follows navigation book, that will be his answer. Kasi it doesn't negate na doon sa usefulness sa navigation book. Pero kailangan pa rin yung and I think this is an illustration. Marami pa tayong illustration doon sa relationship of the Bible and that of Ellen White. Okay?
So tayo, we Seventh-day Adventist, believe, ano na ba yung ating belief number 18? Na? Belief number 18? Spirit of prophecy. We believe that. And that is even, parabang extra, no? Kawawa sila, or tayo ang, it is a blessing to the church. Sila walang spirit of prophecy, tayo may spirit of prophecy. Amen? Amen. Are you thankful that we have the spirit of prophecy? Yes, yes, because that is God's gift to us. Okay, wala masyado tayong mga discussions dyan, no? Revelation chapter 12 verse 17. Wala, punta tayo, mga ilang minutes na lang, ha? Revelation 19 verse 10, Ephesians chapter 4, Romans 8, yan, mga discussion natin sa spiritual gifts. And we are very thankful that Seventh-day Adventist Church, we believe that we have the spiritual gift na binigay sa atin, the spirit of prophecy. So, paano natin ito i-discuss? May isang leader nga natin dyan, dito, isa sa ating mataas na leader, sabi niya, I have a problem with the sola scriptura principle. Anong problema? Sabi niya, if we will emphasize the sola scriptura principle, then we might disregard Ellen White's writings. Kasi the Bible and the Bible alone is the standard of faith and practice. It doesn't mean that we believe on the sola scriptura principle, wala na si Ellen White. Because we still believe, no? The Bible says that there should be prophecy even after after the Bible has been written. Okay, Ellen White. Ano bang sabi ni Ellen White on the sola scriptura principle? She affirms it. Sabi niya, the Bible and the Bible alone is the rule of faith. Yon. Sabi pa niya, when we didn't took the position that the Bible and the Bible only was to be our guide and we are never to depart from this position. Okay. Ano ba ang problema natin minsan? Sabi niya, you are not familiar with the scriptures. If you had made God's word your study with a desire to reach the Bible standard and attain to Christian perfection, you would not have needed the testimonies. It is because you have neglected to acquaint yourselves with God's inspired book that He has sought to reach you by simple direct testimonies. Sino yung He dyan? Ang Panginoon. Sabi niya, hindi kasi kayo masyadong nag-study sa Bible. Kung study lang talaga kayo sa Bible, then we don't need the spirit of prophecy. Okay? So, the Lord designs to warn you, to reprove, to counsel through the testimonies given, and to impress your minds with the importance of the truth of His Word. The written testimonies are not to give new light, but to impress vividly upon that heart the truths of inspiration already revealed. Mm-hmm. So, yon ang, so nandiyan na yung greater light at saka yung lesser light. So, ano yung purpose ng spirit of prophecy? By the way, sinasabi ko na no, minsan na ang misuse and abuse of Ellen White's writings ay yun bang parang ginagawa natin na yun na ang Bible. That is a misuse. Ito, directly, okay? It directs us, balik muna tayo dun sa dali. It directs us. So, ano yung purpose? Direct to that attention to the Bible? So it points to the Bible. Kung hindi na nag-point yung gift of prophecy to the Bible, then that is a misuse. It aids in understanding the Bible. And then it also helps us applying the Bible principles in our lives. So yung tatlo, should lead us to the Bible, should help us to understand the Bible, and should help us to apply the Bible principles in our lives. Yun ang purpose ng gift of prophecy. So Ellen White, until her death. Ito, nasulat niya ito, the last general conference session. No? Or bago pa siya, no? Sabi niya, I recommend to you, dear reader, the word of God as the rule of your faith and practice. By that word, we are to be judged. God has in the word promised to give visions in the last days. Not for a new rule of faith, but for the comfort of His people and to correct those who err from the Bible truth. Then at last, yung last general conference, yun din ang sinasabi niya. Okay? So kanina, nasabi na natin kung paano ni Ellen White natanggap itong gift of prophecy na ito. Na-discuss ni Sir Palaya kanina. Hindi na natin masyadong... So, how do I know that Ellen White really
is uplifting the Bible. Tingnan mo yung writings niya. Isang example, Prophets and Kings. It was on Solomon's repentance, chapter 5 of Prophets and Kings. 12 pages of text, 22 direct quotations from the Bible, and they account for roughly 5 of 12 pages. So, kaya nga, yung writings ni Mrs. White is very authentic. Bakit? At saka very authoritative. Kasi, proven talaga, from the Bible, from the Bible. May isang, sa aming Sabbat school dyan sa Ayas, may isa kaming Sabbat school. Isa talaga sa, believe ako, that means, hinahangaan ko. Doon sa aming Sabbat school noon ay si Pastor Bukala. Kasi kung ano yung sasabi ni Pastor Bukala, lahat ay may Bible text. Lahat may Bible reference. Minsan ay memorized pa. So wala ka na magawa. Kasi pag sabi niya nito, may Bible text ka agad. No? Hindi ba authoritative yan? Yun. Kasi wala ka na If you have established the Bible as authority, kung ang ano mo, ang sasabihin mo ay from the Bible, then authoritative na masyado yan. So kaya nga mas maganda talaga yung kung may sabi tayo, sabi, the Bible says so, and then nagbigay tayo ng reference. And this is also with Ellen White. Tingnan mo yan. Another example, Desire of Ages, chapter 17, based on Nicodemus, John 3, 1-17, almost continual textual reference. 13 direct quotations from the Bible. Sabi ko nga sa aking sarili, personal, sabi ko nga sa aking wife, I wish I could be like Pastor Bukala. Kung ano yung sinasabi mo, may Bible text ka agad ba? At saka, ano pa yun? Almost word for word. Para ba yung mga abogado, article, ano yan? Article 3, page, column 2. Kaya nga, masyado. Kung ano yung sinasabi nila, may mga reference ka agad. Doon sa Accra ba yun? And that would be yung mga abogado na Dick Campanilla. Ang sana din sa atin, ganyan. Okay? This is Ellen White. So, there are two ways. So, after all was said, what's the place of Ellen White in relation to the Bible? Is she above the Bible, beside the Bible, or beneath the Bible? Gustuhan ko yung isang illustration. Kung may mga Ellen White books yan at saka may Bible, paano inyo i-file yan? Lahat Ellen White and then Bible on top. Pero actually, nakita ko kay Ellen White, iba din eh. Ang Bible ay sa gitna, but it is surrounded by the gift Ellen White's books, and it points to center to the Bible. But of course, we say, yung mga Muslims, ang Quran, hindi mo nga malagay dyan sa, because it's very sacred, no? But it is the Bible above all. Okay, wala na tayong time. The written testimonies are not to give new light, but to impress vividly upon the heart the truths of inspiration already revealed. Man's duty to God and to his fellow man has been distinctly specified in God's word. Yet, but few of you are obedient to light given. Additional truth is not brought out, but God has, anong ginawa niya? Through the testimony simplified, the great truths already given, and in his own chosen way brought them before the people to awaken and impress the mind with them, that all may be left without excuse. The testimonies are not to belittle the word of God, but to exalt it and to attract minds to it, that the beautiful simplicity of truth may impress all. Huh? That is what Ellen White's role is, yung writings. It will bring us to the Bible, simplifies it, attracts us to the word of God. And in this sense, okay, this is what we call the lesser light, greater light. The Lord has sent his people much instruction, line upon line, precept upon precept. Here a little, there a little. Little heed is given to the Bible, and the Lord has given a lesser light to lead men and women to the greater light. And it's the lesser light because her mission, pointing to the Bible, which contains perfect revelation of God's will. Okay, so siguro that summarizes. And we have not really come to how to yung ating mga very key points on how to read Ellen White's Bible. But let's recapitulate. Sola Scriptura,
stands for primacy of the Bible, but does not exclude other authority. Okay, Ellen White, below the Bible for two reasons, tested by the Bible, and it points to the Bible. However, Ellen White's message as authoritative as the Bible because the author is the same. The Holy Spirit is the same, but maybe not different function. So how shall we read Ellen White's writings? Okay. We have some rules. First, begin studying Ellen White's. Wala na akong time, no? Writings with humble and prayerful attitude. Ano muna ito, Brian? By the way, okay, so Pastor Brian, sabi ko sa kanya, ibigay natin very, ngayon, especially yung mga sources, no? Okay. And so, Pastor, yung ano mo dyan, time na? Time na, ano? Time na talaga, okay? Sorry, but if tutuloy yan ni Pastor Brian. So, we have established that the Bible is primacy, but then there is also Ellen White's writings, and it will point us to the Bible. It also makes it simple for us, and we will be able to understand even better God's will. Let us stop here, and then let's give to Pastor Brian. My test. Mike. Mga kapatid, dahil po sa sudden change, ano po, magkakaroon po tayo ng pagbabago ngayon po sa atin pong special number, intermission number. Sali po na si Sister Angeles, magbigay po ng awit, magbigay po